Guys, yun guys mga kapakners, magluluto tayo ngayon ng pancit canton. Yan yung hapunan ng aming amo. Bali ito yung sibuyas, bawang, string on string beans, bell pepper, carrots, may kusa siya, tsaka yung ating repolyo, tsaka yung itong pancit canton, tapos itong ating soya sauce. So bali yung manok niya nakahiwa na din. So, panoorin nyo na lang sa aming live. Ila-live na lang po namin ito. So, tara, let's go! So, hello guys, mga kapakners. Kumusta kayong lahat? So, for today's video nga, gagawa tayo ng pancit canton na Chinese recipe. Kasi yan yung ni-request ng amo kay Georgia na lulutuin para sa hapunan. So, bali, bago pala tayo magsimula dyan guys, nagpatunaw muna siya ng butter sa kawali. Tapos, nagisa siya ng sibuyas, ginigisa-gisa niya lang yan hanggang sa magiging golden brown na siya. Tsaka na niya nilagyan ng konting mantika para magisa ng maayos. Pero ewan ko kung ano diskarte ni Georgia dyan. So ayan na guys, nalo-halo niya lang yan hanggang sa mag-golden brown. Tapos isunod niya na yan dyan yung bawang. So guys, thank you pala sa inyong suporta sa aming Facebook account. Facebook page na patungo na tayo sa 6,000 followers. So ayan na guys, nagigisa na nalagay na niya yung bawang guys. Tapos ngayon naman ay habang ginigisa niya, isusunod niya naman na yung hiniwa nating manok. So thank you din pala sa mga ating mga live viewers kahapon. Kasi late upload na tayo ngayon kasi medyo na busy at medyo dami din na trabaho. So maraming nag-join sa aming live kahapon sa live chat. So thank you sa lahat sa inyo, sa mga ka-solid kapakners na nasa Pilipinas o nasa ang sulok man ng mundo. At shoutout na din po sa team Tambay Channel Zero. So shoutout dyan sa aming bossing dyan, kay Mark Celiesa. So guys, ayan na po guys, ginigisan na po niya yung sibuyas tsaka bawang at inilagay na din niya yung manok. At ayan guys, imi-mix-mix na yan ni Georgia guys. So sa mga gustong kumain ng Chinese food or gusto nilang kumain ng pancit canton, panoorin nyo lang ito kung paano yung strategy ni Georgia magluto niyan. Nasarap yung amo dyan. So ayan na naman tayo. Chinese food na naman yung kanilang hapunan. So bali ito guys, yung mga amo namin, yung mga Arabo na mahilig kumain ng mga Asian food, Japanese food, Chinese food, parang ganun, mga Filipino food minsan, kumakain din sila. So, ayan guys, habang nagigisa dyan si George guys, nilagyan niya na ng isang maji, yung nor cubes, tapos nang mag-isa-gisa na niya, isinunod na niya yung gulay igisa, inuna niya yung kusang lumayo sa'yo na walang baalam. So, ayan na guys, sinunod na niya din yung carrots, yung string beans, tsaka nilagay na din niya yung yan lang naman nilagay niya. Mamaya pa yung bell pepper. Wala tayong prino-prino sa ating voiceover ngayon. So tara na guys. Wala nang cut-cut to. Wala nang to. So wala nang patumpik-tumpik ka. So ito na guys. Habang siya ay nagigisa ng mga gulay na pansahog sa kanyang Chinese canton, siya naman ay nakasalang sa kabila. Naglalaga siya ng patatas na may sibuyas na puti. Tsaka cinnamon na kahoy. Di ko alam kung ano na. Basta cinnamon guys. Alam nyo yan. Tapos ayan guys, nilagyan niya ng konting tubig para mapakuluan lang ng konti yung mga gulay at medyo maluto lang siya. Hindi naman siya masyado i-overcook guys, konti lang. Tapos bago na nilagyan ng tubig na mainit, nilagyan niya din ng sweet soy sauce pangtimpla at pandagdag sa ricado ng ating sa kanyang ginisa gulay at manok na pansahog sa kanyang pancit canton. At ayan pa guys, nilagyan niya pa ng sweet paprika. So ayan pala yung diskarte niya, ba't ang sarap ng luto niya. Pero sa mga amo kasi dito guys, mahilig sila sa maanghang. Hindi masyado yung among babae, hindi masyado kumakain ng maanghang. Pero yung mga anak niya ang tindi pagdating sa anghang. Lalo na yung anak niyang binata. So ayan na guys, nilagyan na niya ng sweet paprika. Ngayon sinundan niya na naman ng black pepper na powder. So ayan na siya guys, ganyan lang siya. Tapos, lalagay na din niya yung bell pepper. So, sa mga gustong masubukan din yan, guys, subukan yung lutuin yan. Panoorin nyo itong full video hanggang sa dulo para makita nyo kung ano pa yung ibang ginawa namin dyan.
At kung ano pa yung ibang ganap namin dyan. Tapos yan guys, habang siya nagigisa-gisa ng mga gulay, ako naman ay nagpe-prepare na ng store. Prepare. Oh, ayan. Bubulol na naman. Nagpe-prepare ako ng stroller para sa kanilang mga plato, mga sa bowl para sa kanilang soup. Bali, antabayanan nyo guys yung sa huling last part kasi ipapakita namin sa inyo yung kanyang soup. Yan yung soup ng mga Arabo. So ngayon guys, ayan na guys, nilagyan niya na naman ng hot sauce. Di ko alam ba't ang dami niyang nilagay-lagay hot sauce guys. Masamantala sa atin, asin, paminta lang kag tsaka North Cubes guys. Okay na sa atin yung lasa dito. Ang dami-dami pang baharat guys. Kaya minsan sa totoo lang, tumagal na ako dito. May git-apat na taon ako dito sa Saudi. Hindi ako masyado kumakain ng pagkain ng mga Arabo kasi minsan ang daming seasoning nila. Ang lalo na yung mga dahon-dahon. So ayoko niyan. So ngayon guys, ayan na naman siya. Kumuha na siya ng tinidor guys. Titikman na niya yung kusa kung okay na. Kung medyo malambot na. Tapos isusunod na niya dyan yung kanyang hiniwa na repolyo. So bali guys, half cook lang din yung repolyo kasi ilagay pa natin yan mamaya sa ating kanton. So ayan na guys, nilagay na niya. Tapos hahaluin lang ng konti at tatakpan at isiset aside lang natin yan siya. Habang isasalang na natin yung, isasalang niya din naman pala yung pang shorba niya, yung pang soup. Soup number 10 guys, wala nang soup number 5. So ayan na guys. Sa mga dito kasi guys, sa mga Saudi yan, sa mga Middle East, halos pagkain nila dito, ang daming baharat nila guys, ang daming hinahalo, ang daming seasoning. Pero yung mga seasoning nila guys, parang healthy naman daw kasi mga oregano. Diba yung sa oregano guys, yung sa atin yan, inahampul lang natin yan guys pag may ubo yung bata o pinapainom, diba? Dito guys, kinakain nila yan. Nilalagay nila yan minsan sa pizza, tinatoppings nila yan yung dried na oregano. Samantala sa atin, na panggamot lang sa atin, sa mga may sakit sa atin, may ubo, may lagnat. Dito, kinakain yan kahit wala kang ubo, wala kang lagnat guys. So yan na siya guys, ginisa-gisa na din pati yung repolyo at saka tinakpa na ni Georgia at iset aside na niya. Kasi isasalang niya na din yung isang kawali at lalagay na naman siya ng konting mantika at papupulahin lang yung manok ng konti na kinat din para ng cubes-cubes na maliliit para yan sa ating shorba, para yan sa kanilang soup. So bali guys, yung mga amo namin guys, hindi yan sila kumain ng kanin, bali yan lang yung hapunan nila. Salata, may ginawa din kaming salata dyan na mga garbage din, repolyong violet, repolyong puti. So mamaya guys, papakita din namin sa iyo. Pero ngayon ay ginigisa-gisa din ni Georgia yung manok. Papula-pulahin niya lang. Tapos nilagyan niya din pala niya ng North Cubes. At nang matapos nang pumupula-pula yung manok, isinunod niya na din yung hiniwa niyang carrots tsaka kusa na cubes-cubes din na maliit. Itapos igigisahin-gisahin niya lang ng konti at ayan na siya guys. Isinunod na na po yung mga kanyang vegetables. Ngayon ay isinunod niya naman yung mais na galing sa lata. So bali yan guys, sweet corn yan. Pinatulo niya lang yung sabaw niya sa loob ng dilata. Tsaka hinalo niya din yan. At ngayon ay okay na yung kanyang pangsyorba ay isinit aside niya na naman doon. Isinali niya sa kabilang salangan na naman. Kasi ako na naman dito ay nagpapakulo na ng tubig. Yung tubig na papakulo natin sa kanton ay nilagyan natin ng soy sauce, asin, tsaka paminta. At habang si Georgia ay nagigisa-gisa pa din ng vegetables para sa kanyang shorba, ako naman ngayon ay magsasalang ng pangpansit kanton. Yung kanton na yan guys, papakuluan lang natin at medyo palambutin lang. Tsaka natin ihalo yung mga gulay na ginisa natin kanina. So ganyan yung strategy ni Georgia guys kung paano siya magluto ng pansit kanton. Kasi ako guys, iba din naman yung pamamaraan ko pag nagluto ako ng kanton. So yan nga guys yung sinasabi nila na bawat isa sa atin may sarili tayong opinion, may sarili tayong desisyon. At mas lalo na may kanya-kanya tayong diskarte sa pagluluto. Diba guys? Agree ba kayo doon? So ngayon guys, ayan na ang ating pinapakuluan na kanton. So, inaantay lang natin yan na medyo lumambot. At si Georgia, ayan na naman yung anang vegetable.
At ayun guys, yung pinakita niya, pinakuluan niya, bali ano yun siya, na blender siya na patatas na may sibuyas na puti, tsaka papakuluan niya lang yan guys habang tayo ay naghalo-halo ng katun dito at inaantay na lumambot na. At ito guys, nakulangan ako sa kanyang soy sauce kaya dinagdagan ko siya ng konti para medyo mamula-mula siya guys. So ayan na guys, naaamoy niyo na ba yung kanyang mga niluluto? Ang sarap niyan guys, promise. So ayan na guys, na ili nung ma-okay na yung kanton niya, ito naman tayo ay i-transfer na din natin yung mga gabit, yung mga vegetables niya kanina na ginisa sa mga sangkap niya at sa mga ibang seasoning. At ayan na siya guys, hahalo-haluin lang natin at habang si Georgia ay hinahalo-halo niya din yung kanyang syorba. So ngayon kami guys ay tumataba sa hindi pa kami kumakain guys, pero busog na kami, alam niyo ba yon? So kasi hindi pa luto, tikim ng tikim, pag oras ng kainan wala nang ganang kumain. Tapos kakain nun kami, pero maya-maya, gutom na naman na maghahanap na naman kami ng pagkain guys. So ito na guys, ishare ko na sa inyo yung salata. So ayan na guys, yung salata namin ay nag-slice kami ng repolyo na puti, repolyo na violet. At meron din siyang kasumriki or sa Pilipinas ay tinatawag na lettuce guys. Tapos meron din yan siyang carrots, bell pepper. So bali hinalo-halo lang yan at ginawa lang yan ng sauce. So bali sa susunod nating video guys, pag magpagawa ulit ng ganyang ng Chinese salata yung aming amo, kukunin ko siya ng video at ipakita ko din sa inyo para malaman nyo kung ano yung ingredients at kung paano yung gawin dyan. Kasi may mga sauce din yan. At nang malipat na namin sa kanyang lalagyan guys, sa serving na namin yan, nilagyan din niya ni Georgia ng toppings na sesame seed na puti kasi merong seed guys na itim din eh. Kaya ganyan yung aming ginawa. Tapos nilagyan din namin siya ng na marinate ko kahapon ng manok. Tapos nilagay ko lang siya sa air fryer, niluto lang. Tapos ano yan na siya guys, kinat lang namin yan. Tapos yan na yung in toppings. Tapos meron akong niluto dyan na rice stick na parang sutangho noodle siya. Tapos, nilunod ko lang siya sa mainit na mantika sa kawali. Tapos, ayan na siya guys. Ayan na yung kahinatnan niya. So, yan yung stick rice na ating pinirito na naging parang chicharon. So, ayan na guys, ang aming Chinese salata. Chinese salad na po yan guys. At ito na naman tayo guys. Ay isiserving na naman natin guys yung ating Chinese canton. Kasi panay na tawag ng mga amo kasi nagugutom na sila. So, ayan na guys ay ililipat na namin sa malaking plato guys. So dyan na namin iserve kasi malaki yan. So bali yan lang yung hapunan nila. Yan yung Chinese canton, yung Chinese salad. Tapos nagset lang kami dyan ng mga prutas guys. At ayan na nga guys, sus, naaamoy ko na yung bango ng pancit canton na Chinese recipe. So ayan guys, binudbudan din namin ng sesame seeds sa itaas niya. So ayan guys, bali napasarap na naman yung mga amo namin dyan guys, napaulalo-ulala na naman guys. So ayan na naman kami guys, no? So sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please guys support and subscribe po sa aming YouTube channel para ma-reach na po natin yung 1,000 followers. At ayan na po guys ang aming shorba or yung soup na yung pinakuluan kanina at na blender na patatas na may sibuyas, inilunod na yung mga ginisa-gisa na gulay at pinakuluan lang at nilagyan namin yan ng gatas na fresh milk. So ayan na guys yung kahinatnan niyan, yung syorba nila at kakain na yan sila guys kasi serve na namin. Hanggang dito na lang, bye-bye!